hindi niya alintana ang mga tinik na nagmumula sa mga halaman at sanga ng punong nadaraanan niya na sumusugat sa mga braso at binti niya. Hirap sa pagtakbo dahil wala siyang sapin sa paa, ngunit pilit pa rin niyang iniinda ang mga sanga at batong tumutusok sa kanyang talampakan. Nagahalo-halo na ang sipon, pawis at luha sa maganda niyang mukha, at abot-abot rin ang paghawi niya sa mahabang buhok na tumatabing sa mukha niya tuwing hahampas ang hangin. Palingon-lingon siya sa pinanggalingan upang masigurong nakalayo na siya sa kapahamakan. Hindi pa nakakalayo yun! Mananagot tayo kay boss kapag nakawala siya! Narinig niya ang sigaw ng mga lalaking dumakip sa kanya. Ilang araw din niyang tiniis ang bawat pagpapahirap ng mga ito. Ngayong nabigyan siya ng pagkakataong makatakas, ay hindi niya sasayangin iyon. Dapat siyang makaligtas dahil gusto pa niyang mabuhay. Marami pa siyang pangarap na nais matupad. Mas binilisan niya pa ang pagtakbo. Kung makakalabas lang siya sa kasukalang iyon at makakarating sa National Highway, ay ligtas na siya. Hindi niya napansin ang ugat ng puno sa daraanan niya. Sumabit ang paa niya dito at bumagsak siya sa tuyong dahon at maliliit na sanga ng puno. Namilipit siya sa sakit, ngunit pinilit pa rin niyang makatayo. Hindi siya maaaring abutan ng mga lalaking iyon dahil natitiyak niyang papatayin siya ng mga ito. Impit na daing ang kumawala sa tuyot niyang lalamunan nang tuluyan siyang makatayo. Sumigid ang kirot sa paa niya, ngunit tila ba sanay na siya sa bawat pasakit. Ano nga lang ba iyon kumpara sa mga dinanas niya sa kamay ng mga lalaking iyon? Ang bawat sugat at paso sa katawan niya ay magsisilbing alaala ng kahayupan ng mga ito. Ang anit niyang sugat-sugat at nakakalbot dala ng pagsabunot, ang likod niyang nalapnos dahil sa kumukulong tubig na ibinuhos sa kanya. Higit sa lahat ay ang sapilit ng pagyurak ng mga ito sa kanyang dangal, ang pambababoy ng mga ito sa kanyang pagkababae, ang hindi niya kailanman malilimutan. Magbabayad kayo. Piping-usal niya habang kuyom ang kamao at pilit inihahakbang ang mga paang nanginginig dahil sa pagod at pasakit na dinanas. Idagdag pa ang sumisigid na kirot dala ng pagkakabagsak niya. Paika-ikaman ay hindi siya tumigil upang makalayo at tuluyang makaligtas. Gusto niyang mabuhay upang pagbayarin ang mga ito. Gusto niyang ipaghiganti ang sinapit na karahasan sa taong hindi niya kailanman aakalaing magagawa ito sa kanya. Ang mismong kapatid niya pa. Hindi lang basta kapatid, dahil kambal niya ito. Kakambal niya na lagi niyang kaagaw sa lahat ng bagay. Hindi niya inakalang sukdulan ang inggit nito sa kanya at umabot pa sa puntong nais siya nitong pahirapan bago ipapatay. Ilang saglit pa ay may natanaw siyang poste ng kuryente mula sa di kalayuan. Kung ganon ay malapit na siya sa daan at makakaligtas na siya. Para siyang binalikan ng lakas dahil doon, nagkaroon siya ng pag-asang makakaligtas sa impyernong pinanggalingan. Hindi na niya naulinigan pa ang mga lalaki. Siguro'y tuluyan na niyang natakasan ng mga ito. Pilit niyang inihakpang ang mga paa. Kaunti na lang at makakarating na siya sa daang iyon. Hindi siya tumigil at mas binilisan ang bawat niyang paghakbang hanggang sa wakas at natanaw na niya ang road sign. Barstone Road pala ang daang iyon. Kung gayon ay nasa Barstone pa rin siya. Ngunit tagong parte na ito ng bayan dahil ang daang ito ay palabas na sa bayan ng Barstone. Pagtapak ng paa niya sa sementadong daan ay napahagulgulo siya sa labis na tuwa. Hindi niya mapigilang humiga upang ipahinga ang sarili habang nag-aabang ng sasakyang maihingian niya ng tulong. Ilang saglit pa ay nasilaw na siya sa ilaw ng sasakyan, kaya mabilis siyang tumayo.
Paika-ikang naglalakad siya habang pinapahara ito. Tulong! Parang awan nyo na! Sigaw niya ngunit rumaragas ang lumagpas lang ito sa kanya. Pilit niya itong hinabol upang pahintuin ngunit bigo siya. Napaluhod na lamang siya sa gitna ng daan dahil sa panlulumo. Hindi nagtagal ay isang sasakyan na naman ang natanaw niya. Pinilit niyang tumayo at muli itong pinara. Bumagal ang takbo nito, kaya kaagad niya itong kinatok sa bintana. Maawa kayo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Papatayin nila ako! Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ng babaeng nasa loob ng sasakyan. Kitang-kita niya ng alugin nito ang katabing nagmamaneho. Bago sumibad paalis ang sasakyan, tinanaw na lamang niya ito dahil pagod na siya. Pagal na ang buong niyang katawan sa labis na pagod. Naupo siya sa gilid ng daan at doon humagulgol ng iyak. Nawala ng pag-asa na may tutulong pa sa kanya. Hindi na siya makakaalis sa sitwasyong iyon. Hindi na. Isang sasakyan muli ang bumungad. Ngunit hindi na siya tumayo pa. Hindi na niya sinubukan pangharangin ito upang hingian ng tulong. Ngunit nagulat siya nang maging mabagal ang takbo nito hanggang tuluyang huminto sa tapat niya. Agad siyang tumayo at nilapitan ito. Puno ng pag-asang ito na ang makakatulong sa kanya. Tulong! Papatayin nila ako! Maawa kayo! Kinatok niya ang bintana ng kotse at sinubukang buksan ang pinto nito sa likurang bahagi. Labis ang tuwa niya nang bumukas iyon at nagmadali siyang pumasok. Putikan ang suot niyang puting bestida at puno rin ng dugo. Kaya marahil naawa sa kanya ang may-ari ng sasakyan. Miss, anong nangyari sa'yo? Tanong ng babaeng katabi ng driver. Dinukot po ako, pero nakatakas ako. Tugon niya habang nakatingin sa pinanggalingan. Naku, mabutit na daan ang kanamin. Gusto mo bang sa police station muna tayo? Tanong ng babaeng na kinuntra agad ng lalaki. An, mas maigi dalhin natin siya sa ospital para matingnan ng doktor bago natin i-report sa pulis. Giit ng lalaki, kaya napatango ang babae bago bumaling sa kanya. Gusto mo ng tubig? Alok nito, ngunit umiling lang siya. Palabas na sila ng Barston dahil tanaw na niya ang hangganan ng Barston Road. Papasok na sila sa Karatig Bayan. Tulungan niyo ako. Paos niyang usal habang nakatitig ng diretso sa daan. Miss, ligtas ka na. Tugon ng babae habang nakangiti. Umiling-iling siya bago umiyak. Kung sana'y huminto ang unang kotse noon, siguro'y naging ligtas ako. Tugon niya habang tumatalim ang pagkakatitig sa lumiliit na distansya ng Barston Road sa Karatig Bayan. Nagtatakang lumingon ang babae sa kanya na naguguluhan marahil sa sinabi niya. Sigurado siyang hindi taga Barston ang mga ito. Marahil ay biyaherong dumaan lamang sa bayan. Dahil kung taga Barston sila, ay tiyak na hindi siya hihintuan. Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Lumingon ang dalawa sa kanya at kapwa na sindak nang walang ibang makita ang mga ito. Nasaan ang babae? Tanong ng driver sa babaeng namumutla na dahil sa takot. Muling itinuon ng lalaki ang pansin sa daan nang biglang sumulpot sa harap nila ang babaeng kanina lang ay pinasakay sa kanilang sasakyan. Nanlilisig ang mga mata nito habang nakatingin sa sasakyan nila. Putikan ang suot nitong puting bestida tulad ng ayos nito kanina. Ngunit ngayon ay basag na ang bungo nito at tumutulong mula roon ang masaganang dugo. Ilang saglit pa ay humiwalay ang ulo nito sa katawan hanggang magpira-piraso lahat ng katawan nito
na tila tinatad ng pinong-pino. Nasuka ang babae habang ang lalaki ay nawala ng kontrol sa manibela dahil sa labis na takot at pandidiri sa nasaksihan. Huli na nang mapansin ang lalaking sasalpok sila sa isang malaking puno. Isa na namang malagim na aksidente ang nangyari dito sa Boston Road kagabi. May hinuhang, alas tres na madaling araw nang maganap ang naturang aksidente. Isang reporter ang kasalukuyang nag-uulat sa nangyaring aksidente. Ngunit wala doon ang pansin ng isang writer ng sikat na pahayagan. Nais niyang makapanayamang ibang nakatira sa Boston dahil gusto niyang isulat iyon sa artikulo niya. Maraming mga reporter at osisero ang naroon sa Boston Road. Naging tanyag ang daang iyon na tinaguriang The Killer Road dahil sa dami ng aksidenteng na itala dito at halos lahat ay naganap ng gabi. Maraming nakapagsabing may nagpapakita roon na babae tuwing alas tres na madaling araw at pumapara ng mga biyahero para humingi ng tulong. Ang ibang nakaligtas sa aksidente ay pinatunayan ng kwentong iyon. Ang babae ay hihingi ng tulong at kapag pinapasok mo sa iyong sasakyan ay biglang maglalaho kapag malapit na makalabas sa bayan. Ngunit muling magpapakita sa daan dahilan upang mawala ng kontrol ang nagmamaneho. Palaisipan pa rin hanggang ngayon ang pagkakakilanlan sa babaeng ngayon ay kinatatakutan ng mga biyaherong napapadaan doon sa Boston Road. Ngunit para kay Leia ay sagot iyon sa karir niya. Ito na ang hinihintay niyang break para makilala ang pangalan niya. Pikit mata si Leia habang mahigpit ang hawak sa manibela ng sasakyan. Nakapark siya sa di kalayuan sa Boston Road. Gusto niyang alamin kung totoo ba ang babaeng nagpapakita roon at aalamin niya ang kwento sa likod nito. Nininerbyo siya, pero kapag naaalala niya ang ultimatum na ibinigay ng boss niya, ay nanganganib ang kanyang trabaho. Hindi na kasi bumibenta ang mga artikulong sinusulat niya, kaya naisipan niyang gawin ito. Mainit na usapin kasi ang Boston Road ngayon at gusto niyang malaman ang misteryong nababalot dito. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya upang alisin ang kaba at takot na nasa kanyang dibdib. Uminom din siya ng kaunting alak para tumibay ang loob niya, ngunit hindi siya nagpakalasing. Isang baso lang, kaya medyo naging matapang siya, ngunit naroon pa rin ang takot. Pinasibad niya ang sasakyan nang makitang alas tres na ng madaling araw. Nasa Boston Road na siya at malapit na sa eksaktong lugar kung saan pumapara ang babae ayon sa mga nakausap niyang residente ng Boston. Malayo pa ay tanaw na niya ang figura ng isang babaeng mahaba ang buhok na nakaputing bestida ngunit putikan. Pumapara ito habang umiiyak at humihingi ng tulong. Nakakaawa ang kalunos-lunos nitong itsura. Gusto niyang lagpasan ito at huwag nang ituloy ang balak. Ngunit parang siramplakang paulit-ulit niyang naririnig ang boss niya. Kailangan niyang gawin ito upang muling mabuhay ang pangalan niya sa pahayagan. Pikit matang inihinto niya ang sasakyan at muling huminga ng malalim. Tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Sigaw ng babae habang kinakatok ang bintana niya. Agad niyang binuksan ang bintana at sinabing pumasok na ito. Doon pa naupo ang babae sa tabi niya. Halata ang pagod, takot at pagkabalisa sa mukha ng babae. Kahit madungis ay makikitang maganda ito. Mahaba ang buhok at napakaamo na mukha. Tulungan mo ko. Bulong nito, kaya ang takot niya ay natabunan ng awa para sa babae. Ano nangyari sa'yo? Pag-uusisa niya. Naka-record ang pag-uusap nila na kanina pa naiset.
Pinaghandaan niya itong mabuti. Sana lang ay maisama sa video ang babae kahit na isa itong kaluluwa. Nakidnap ako. Nakatakas. Paliwanag ni Tok kasabay ng paglingon sa likod na tila natatakot na may sumusunod sa kanila. Anong pangalan mo? Muli niyang tanong. Lumingon ang babae sa gawi niya na tila nagtataka. Pero sumagot din ito. Tamara Cuevas. Tugon nito bago itinutok ang tingin sa daan. Napalunok siya nang marinig ang pangalang iyon. Tamara Cuevas. Ang anak ni Don Guillermo Cuevas na isang asyendero sa bayan ng Tarlac. Bilang isang kolumnista ay nakilala niya ang babae dahil tanyag ang pangalan nito at naging laman ng mga lumang pahayagan. Isa ito sa mga dokumentaryong hanggang ngayon ay pawang haka-haka lamang ang nilalaman. Walang eksakto at konkretong magpapatunay kung patay na ba o buhay pa ang kambal na anak ng mga Cuevas. Tama nga ang pasya niyang ito dahil isang lihim ang maibubunyag niya kung sakali ito ay ang misteryosang pagkawala ni Tamara Cuevas. 20 taon na ang nakakalipas. Si Tamara at Sahara Cuevas ay kambal na anak ng Don Guillermo at Doña Constancia. Kahit kambal at magkamukhang magkamukha ay magkaiba naman ang ugali ng dalawa. Lapastangan at matapobre si Sahara, samantalang mabuti at mapagkumbaba naman si Tamara. Tamara Cuevas, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa'yo? Marahang inihinto niya ang sasakyan. Nakikita niya kasi ang pagkabalisa sa mukha nito na tila ba ayaw nitong lumabas sila sa Barston Road. Naisip din niya na baka kaya naglalaho ito at muling magpapakita sa daan upang harangin ang biyahero ay upang pigilan ang mga itong makalabas sa Barston. Baka may nais itong sabihin. Tulungan mo ko. Nilingon niya ito at nakita niya ang dugong unti-unting umaagos sa ulo nito. Biyak ang bungo nito at halos mawasak ang mukha na tila ba binagsaka ng napakalaking bato. Mas lalong nakadama siya ng habag sa babae. Kilala kita. Ikaw yung nawawalang anak ng mga Cuevas. 20 taon na nakakalipas. Lakas loob na bulalas niya. Gusto kitang tulungan. Iniangat ni Tamara ang mga kamay at pilit iniabot sa kanya. Nanginginig man sa labis na nerbiyos ay pilit niyang iniabot ang kamay dito. Paglapat lamang ng palad niya ay nag-iba ang kapaligiran. Tila dinala siya sa nakaraan. Nasa loob siya ng isang magarang silid. Nakita niyang may kausap sa telepono si Tamara. Sahara, nasaan ka? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Tamara. Habang siya ay nakatingin lang dito, at labis niyang ikinagulat dahil naririnig din niya ang sagot ni Sahara mula sa kabilang linya. Hindi ako tumuloy sa Hong Kong tulad ng gusto mangyari ni Papa. Tulungan mo ako, Tamara. Wala na akong pera at hindi ko na alam ang gagawin. Umiiyak na sambit ni Sahara sa kabilang linya. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Buo ang loob na sambit ni Tamara. May inupahan ako dito sa Barston. Puntahan mo ako ngayon dito. Pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Ayokong maipatapon sa Hong Kong. Giit nito. Muli ay nag-iba ang kinalalagyan ni Leia. Nasa isang bahay sila na hindi man kalakihan, ay halata pa rin mayaman ang nakatira. Nasa loob sila ng silid, kasama ang kambal, ngunit tila hindi siya nakikita ng mga ito. Parang gusto lamang ipakita ni Tamara sa kanya ang nakaraan. Lahat ng atensyon ay nasa iyo na. Ang pagmamahal nila mama at papa. Kinuha mo ng lahat. Ngunit hindi ako papayag na basta na lamang ipatapon kung saan at mawala ng parte sa pamilya. Nanggagalaiting sigaw ni Sahara. Alam niyang si Sahara iyon dahil sa pananamit nito. Masyadong maiksi ang suot nitong damit at humahakap pa sa katawan. Si Tamara ay nakasuot ng simple ngunit eleganteng damit. Gusto ka lang turuan ang leksyon ni Papa Sahara dahil sumusobra ka na.
Sigaw na pabalik ni Tamara. Lalong nagngit-ngit sa galit si Sahara at may tinawag ito. Mula sa pinto ay pumasok ang limang kalalakihan. Muling nag-iba ang lugar. Nasa isang abandonadong bodega na sila. Naroon si Tamara, nakatali ang mga kamay at paa habang walang anumang saplot sa katawan. Napakaraming galos at pantal na tinamo sa pambubugbog. Kalunos-lunos ang anyo nito, lalo na't kita sa dating makinis nitong balat ang pagkalapnos. Pumasok si Sahara suot ang simple at puting bestida. Napakasimple ng ayos nito at mapagkakamalang ito si Tamara. Nagulat ka ba? Kaya kong maging ikaw, Tamara. Mawala ka man ay kaya kitang palitan. Uwi ka nito habang humahalakhak. Magkatugo tayo, Sarah. Sa isang sinapupunan tayo na hubog at nabuhay. Bakit? Puno ng hinanakit sa tinig na nangihinang si Tamara. Kinukuha ko lang ang atensyong matagal mong tinamasa. Anak rin ako, Tamara. Pero bakit puro na lang ikaw? Sigaw nito habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Mahal ka namin. Pero dahil sa kasakiman mo'y inutulak mo kaming palayo. Luhaan ngunit sinusubukan pa rin ni Tamarang paliwanagan si Sahara na tingin niya'y lulong din sa pinagbabawal na droga. Bahala na kayo sa babae niyan. Iligpit niyo na. At gusto ko yung malinis. Binirahan nito ng alis matapos magutos. Hanggang matagpuan ni Leia ang sarili sa masukal na kakahuyan. Nakita niyang nabihisan ng puting bestida si Tamara, kapareho ng suot ni Sahara. Nakaluhod ito habang ang isang lalaki ay may hawak na itak. Akmang tatagain na nito si Tamara nang bigla siyang magmulat ng mga mata. Hindi niya kayang makita ang lahat kung paano ito pagpirapirasuhin. Pagmulat niya ng mga mata ay nakita niya ang mukha ni Tamara. Hindi na ito duguan tulad ng kanina. Maayos na ang itsura nito dahil may nakaalam na sa misteryo ng kanyang pagkamatay. Saan nila dinala ang... Hindi niya kayang sambitin ang nais itanong dahil sa labis na pagkabigla sa natuklasan. Sa bodega. Doon sa gilid ng bodega matatagpuan ang septic tank. Isinirid nila ako sa drum at sinementuhan bago nila tinapon sa lumang septic tank. Naging usap-usapan ng kolumnistang si Leia dahil sa panibagong dokumentaryong naisulat niya ukol sa pagkawala ni Tamara Cuevas. Muling nakilala ang pangalan niya bilang tanyag na kolumnista, lalo na nang mapatunayang sa autopsy na ang nahukay sa septic tank na nakasilid sa drum ay walang iba kundi si Tamara Cuevas. Hanggang ngayon ay pinagahanap na ang kambal nitong si Sahara Cuevas na hinihinalang nagtatago na sa ibang katauhan upang takasan ang nagawang krimen. Isang matandang lalaki ang napadaan sa isang karinderya kung saan kitang-kita sa loob nito ang telebisyon. Kasalukuyang ibinabalita roon ang katutuklas pa lamang na krimen sa siyudad ng Barston. Biglang naipakita ang larawan ni Tamara Cuevas, ang babaeng nagpapakita sa Barston Road at di umano'y humihingi ng tulong, ngunit agad maglalaho bago muling magpapakita upang takutin ang mga biktima. Sa tulong nga ng isang journalist na nakilalang si Leia Diaz ay natagpuan ang bangkay ni Tamara Cuevas na 20 taon nang nawawala. Samantala, ang napadaang lalaki ay bigla na lamang nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa larawang nasa telebisyon. Ah!
Bigla itong nanginig sa takot at umiyak. Mahalata sa kilos nito na wala sa tamang pag-iisip. Bigla itong pumulot ng bato at pinukol ang telebisyon. Nagulat ang mga naroong tao habang ang matanda ay sumisigaw at nagwawala. Itay! Sumulpot naman ang anak nitong lalaki at mabilis na pinigilan ng ama para na rin maiuwi ito. Simula pa noong 10 taong gulang ang lalaki ay ganoon na ang ama nito. Balisa noong simula na parang may kinatatakutan at palagi itong binabangungot. Lumala ang kondisyon ng kanyang ama sa pagdaan ng mga araw hanggang tuluyan na nga itong mabaliw. Hindi naman ito nagwawala o nananakit, kaya naman nagtaka ng labis ang mga tao dahil iyon ang unang beses na nagwala ito. Nang gabing iyon ay muling binangungot ang matanda. Isang babaeng puno ng putik ang katawan at bitak ang mukha ang unti-unting lumalapit sa kanya. Ilang saglit pa ay nagkapira-piraso ang laman nito at ang kamay ng babae ay gumagapang papunta sa kamang hinihigaan niya. Hindi makagalaw ang matanda. Habang nanlalaki ang matang nakatitig sa gumagapang na kamay, hiwalay na ito sa katawan. Ngunit tila may sariling isip na gumagapang patungo sa leeg niya. Sinakal siya nito at kahit anong wasiwas niya ay hindi matanggal sa kanyang leeg. Nagising siyang bigla sa pag-uga ng kama. Nagpalinga-linga siya bago bumangon at nagsumiksik sa gilid habang takot na sumisigaw. Gising na siya, ngunit naroon pa ang babae habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Bakas ang labis na galit sa mga mata nito habang lumalapit. Nagsumiksik siya sa sulok, ngunit hindi sapat upang maitago ang sarili sa nakakatakot na babae. Lumayo ka! Lumayo ka! Sigaw ng matanda, ngunit nagpatuloy lang ang babae sa paglapit. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Sigaw ng babae. Doon pumasok ang anak ng matandang lalaki at mabilis siyang dinaluhan. Itay, ano na naman ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Naaawang tanong ng lalaki sa ama. Tamara! Akala ko! Tamara! Nanginig na naman sa takot ang matandang lalaki. Nangunot naman ang noo ng anak nito. Pilit niyang tinanong muli ang ama, ngunit hindi na nagsalita na para bang takot na takot. Sumiksik ito habang umiiyak at tinakpan ang mukha dahil sa kanang bahagi ng kwarto ay naroon pa rin ang babae habang nanlilisik ang mga mata. Magbabayad kayo! Usig nito. Luhaan ang mga mata, ngunit galit ang mababanaag dito. Kinabukasan ay may dumating na mga pulis at hinahanap si Rolando Torres. Mula sa nakalap na ebidensya ng mga pulis, ay kasama ang matandang lalaki na dumukot at pumatay kay Tamara Cuevas. Nahanap din ang 4 kasama nito, ngunit 2 doon ay patay na. Suicide ang ikinamatay ng mga ito. 20 taon din ang nakalipas. 3 buwan lamang ang palugit mula sa kamatayan ni Tamara Cuevas ay nagpakamatay ang mga ito. Dala marahil ng labis na konsensya. Ayon sa mga kamag-anak ay naging balisa muna ang mga ito at tila wala sa sarili. Ang natirang 3 lalaki ay pareho lamang ang sinapit.
Nawala sa katinuan ng isip ng mga ito at isa lang ang bukang bibig. Boss, patawad, boss. Takot na takot ang mga ito. Mailap ang mata at hindi nagsasalita. Malaking katanungan iyon sa mga pulis, lalo na at hindi mahanap si Sahara. Hindi ito lumabas ng bansa dahil wala ang pangalan nito sa talaan ng mga pasahero sa alinmang paliparan, maliban na lamang kung pineke nito ang pangalan. Isa pang pinagtataka ay kung paanong nangyaring pira-piraso ang sinabing katawan ng nagmumultong si Tamara, gayong ang nakuha nilang katawan ay buo. Ayaw nilang maniwala sa mga paranormal, pero iba si Gary Madrid. Isa siya sa nag-iimbestiga sa kaso at naniniwala siya sa dokumentaryong isinulat ni Leia. Ang kailangan niyang tuklasin ay kung nasaan ang pira-pirasong katawan ng babaeng nagpapakita sa Barstone Road. May teorya na siya kung sino ito, ngunit kailangan niya ng sapat na ebidensya. Bumalik siya sa crime scene at doon ay nagalughog, ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa muli siyang napadpad sa lumang Poso Negro kung saan nakita ang drum na kinasilidan ng bangkay ni Tamara. Medyo maluwang iyon na ginawang tapunan yata ng mga parte ng hayop na hindi kasama sa maibebenta. Abandonadong slaughterhouse kasi ang lugar na iyon, kaya posibleng naroon din ang mga parte ng katawan ng babaeng hindi natatahimik hanggang ngayon. Gamit ang flashlight ay bumaba siya roon. Isang matigas na bagay ang natapakan niya nang malubog ang paa niya sa tubig at putik. Sinubukan niyang kapain iyon at iangat mula sa maruming tubig. Nanlaki ang mata niya sa gulat na mapagtanto kung ano iyon. Kalansay ng isang palad ng tao at hindi kasama ang braso nito. Palad lamang yun. Mabilis siyang umalis matapos isilid sa plastic ang kalansay. Kailangan niyang malaman kung kanino ang kalansay na iyon. Sa loob ng isang linggo ay lumabas ang DNA result nito. Walang iba kung hindi si Sahara Cuevas, ang kambal ni Tamara. Ngunit bakit? Sino ang pumatay sa kanya? Iyan ang katanungan ng lahat. Samot-saring opinyon ang lumabas dahil wala na makapagsabi pa sa tunay na pangyayari sapagkat baliw na ang tatlong akusado at patay naman na ang dalawa. Kaya nananatiling misteryo ang malagim na pagkamatay ni Sahara Cuevas. Ipinagpalagay na lamang nila na baka napagkamalan ng mga inupahang killer si Sahara na siya si Tamara, kaya pinatay ito. Inatake sa puso si Don Guillermo sa nalamang sinapit ng kanyang kambal at agad binawian ang buhay. Agad ring sumunod na binawian ang buhay ang asawa nito dahil hindi nito kinaya ang mga pangyayari. Sa libing na mag-asawa, pati na rin ang mga buto ni Sahara na natagpuan sa Poso Negro ay isinara na rin ang kaso. Sa pagsasara ng kaso, ay unti-unti ring natigil ang usapan hinggil sa misteryo ng Barstone Road. Subalit ang babaeng nanlilisik ang mga mata ay hindi pa rin natatahimik. Patuloy na nagpapakita at nananakot sa tatlong matatandang lalaki na nasa mental institution na. Nagsusumigaw sa galit ang puso nito. Patuloy na namimirwisyo sa mga dumaraang biyahero. Nais niyang ipaalam ang kanyang kwento na kailanman ay hindi na mabubunyag pa. Walang ibang nakakaalam kung hindi ang tatlong baliw na matatandang lalaki at si Sahara na ngayon ay lumuluha ng dugo habang inaalala ang malagim na sinapit. Patayin niyo na. Gusto ko walang bakas.
tadtadin nyo at ipakain sa hayop kung kinakailangan. Utos niya sa limang lalaki na agad tumango. Si Sahara ay kaagad umalis matapos ang ipinag-utos. Lula ng sasakyang ginamit ni Tamara papuntang Boston ay hindi nawala ang ngiting tagumpay sa labi niya. Samantalang, ang mga inutusan niya ay binihisan si Tamara ng damit na katulad ni Sahara. Inihanda talaga iyon ang boss nila para dito. Handa nang tagain si Tamara, ngunit tumutol ang isa habang nakangisi. Bakit hindi tayo maglaro? Tanong nito. Gustong-gusto niya kapag ang papatayin ay hinuhuli niya. Pinakawala nila si Tamara sa gubat upang pagkatuwaan at habulin din ito. Tiwala sila dahil malayo sa kabayanan ang bahaging iyon ng Barston. Gubat pa at kabisado nila iyon kaya walang taka si Tamara. Ngunit mahusay sa pagtatago mula sa dilim si Tamara. Ginamit ang isip at nagpatago-tago sa dilim. Sumiksik sa mga halamang ligaw at tumakbo. Narating niya ang Barston Road at mula roon ay pumara siya ng sasakyan. Ngunit hindi siya hinihintuan. Sa ikalawang sasakyang pinara niya ay labis niyang pinagsisihan. Nang makilala niya ang sariling sasakyan ay tumakbo siya pabalik sa kasukalan. Ipinagpasalamat naman ni Sahara na bumalik siya sa Barston dahil sa naiwanang kwintas ni Tamara na naroon sa inuupahan niyang bahay. Kinuha niya ang kwintas nito upang mas mapagbuti ang gagawing pagpapanggap. Hinabol niya ang tumatakas na si Tamara kasabay ng pagmumura niya sa tauhang nagpabaya. Dinamba niya si Tamara at nagpagulong-gulong sila sa lupa at siya ang nakaibabaw. Nanlaban si Tamara kahit nangihina. Inalmot nito sa mukha si Sahara. Ngunit sinabunutan lang ng huli at iniuntog ang ulo ng kambal sa lupa ng paulit-ulit. Napuno naman ng kalmot ang braso at mukha ni Sahara pero hindi niya ininda. Patuloy niyang inuntog sa lupa si Tamara hanggang manghina ito. Tumayo siya at pumulot ng malaking bato. Binuhat niya iyon gamit ang dalawang kamay at buong puwersang ibinagsak sa mukha ni Tamara. Basag ang bungo nito at umaagos mula roon ang masaganang dugo at agad binawian ang buhay. Nanggigigil na naglakad siya papunta sa hideout nila upang ipaligpit ang bangkay ni Tamara. Si Rolando ay namataan ang bulto ni Sahara. Dahan-dahang nilapitan niya ito at nang makalapit ay patalon siyang nagpakita sa harap na labis ikinagulat ng babae. Huli ka! Bubulyawan sana ito ni Sahara. Ngunit nanlaki ang mata niya nang itaas ng lalaki ang hawak na itak at agad na itinaga sa kanyang mukha. Dilat siyang bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Pinagtulungang tagain ng apat na mga lalaki si Sahara. Pinaghiwalay ang ulo nito sa katawan pati ang mga kamay. Tadtad na ang katawan nito nang dumating ang isa nilang kasama habang buhat ang katawan ng isang babae na natagpuan nitong wala ng buhay. Kung si Tamara ang buhat na babae ng kasama nila, kung gayon, ang tinadtad nila ngayon ay ang katawan ng tinatawag nilang boss na si Sahara. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo!